For today's video, dahil bago pa nga lang tong ating YouTube channel, I'm going to give you a 15 facts about me para mas lalo nyo akong makilala or mas makilala nyo pa kung sino ba ako. So, let's go! Okay, so fact number one. Ang full name ko ay Jenica Frances Caringal Madrid. Pangalawa, lumaki at nakatira ko ngayon dito sa San Nicolas, Batangas. So, yes, certified Batanggenya po ako. And pangatlo, I love cats and dogs. So, yan, nandito siya ngayon, nangungulit. This is Sandro. Hi, Sandro! Yan. I love cats and dogs. Then, meron din kami mga alaga na chicken, fish. Yung fish is betta fish. Apat sila. Tapos, mga dove, kalapate. Yan. Then, pang-apat, I love eating. Food is life. Yeah. Especially fast food. Yeah. Not healthy. Hindi ako mahilig sa healthy. Charot. Hindi. Maliche. So, yun. Eventually. Panglima, mahilig ako mag-ayos ng sarili ko. Yung as in mag-ayos, hindi naman ako araw-araw na ganito kaayos ha. Hindi din naman ako araw-araw na haggard. Basta, pag natitripan ko lang, nag-aayos ako kahit wala akong pupuntahan o kahit wala akong gagawin. Yun. Pang-anim, since mahilig ako mag-ayos, mahilig din ako sa mga make-up. Hindi lang halata ngayon dahil light lang yung ayos ko. But ayoko naman maging OA. Mahilig ako sa mga makeup. Pero hindi ako yung tao na pag may nakita, bibilhin. Tsaka lang ako bumibili ng makeup or pang skincare ko or kahit na ano. Pag paubos na sila. Dahil hindi ako mahiling mag-stock ng mga kung ano-ano. Tsaka, pag may pera talaga ako, mas inuuna ko yung pagkain kasi nga food is life at lagi akong gutom. Ayun yun. Pang-pito, takot ako sa malalim na dagat. Kaya, hindi naman siya totally takot na takot. Pero hindi ko pa kasi naranasan sumakay ng bangka o barko. Pero yun, every time na pag naiisip ko na may gagawin ako sa dagat or kahit sa malalalim na tubig. Alam niyo, parang no. Parang yung papagano kagano yung utak ko, no, huwag mong gagawin yan. Kahit ano mangyari, huwag mong gagawin yan. Ganun. Ang alam ko may tawag dun eh. Hindi ko lang alam, hindi ko matandaan kung ano. So, yun. Pang-walo, ink. Mahilig ako magsulat ng mga libro, story, tula, kahit mga sanaysay, lahat, basta sulat talaga. Dahil naging libangan ko siya. Hindi kasi ako ganun ka-vocalize sa mga tao minsan. So, pag may gusto kong ilabas na opinion, ilabas na kwento, ganun. Sinusulat ko na lang siya. At since YouTube video ko naman to, di ba? Ipa-plug ko na rin yung Wattpad account ko siya. Eto. So, sa mga nagwa-Wattpad dyan, i-follow nyo na ako. Oo, follow nyo na ako kagad. Basahin nyo na yung mga story ko. Okay. Trust me. Kahit hindi siya ganun kaganda, maiinlove ka sa mga character ko. Yun, follow niyo ako sa Wattpad account ko. 9. Fact number 9. Ano ba? Ano pa ba ang hilig ko? Wala na eh. Hindi, charot. Ano, fact number 9. Since mahilig ako kumain, lalo na nga ng mga fast food na hindi healthy, sasagarin ko na, favorite kong inumin ay Coke.
More on coke ako palagi. Parang nagtutubig ako ah. Oy, nagtutubig ako. Masama din pag walang tubig ang katawan. Pero, ayun. Hindi ko naman siya inaaraw-araw. Pero siguro sa isang linggo, hindi ako pwedeng hindi makakatikim ng coke. Fact number 10. So, ang favorite music ko in local ay Tadhana, tsaka Liwanag sa Dilim. Tapos, international ay yung Photograph by Ed Sheeran. Tapos, oh my God, ayoko sabihin ito. Ayoko sabihin yung pangalawa. Akin lang yun. Kasi talagang comfort song ko kasi siya. Every time na malungkot ako, masaya, ano yun, kahit halo-halong emosyon, yung favorite song ko na yun is pasok na pasok para sa akin talaga. Kaya, hindi ko na lang sasabihin yun. Basta, apat yung favorite song ko. Tsaka, mahilig talaga ako makinig ng music dahil na mahilig ako magsulat at love na love ko ang malamig na panahon. Silang tatlo talaga is swak na swak sa isa't isa. So, fact number 11. I love English subject. Wow! Hindi naman sa porket gusto mo yung subject na yun, kailangan magaling ka dun na. Love ko lang yung subject na yun dahil mas naiintindihan ko siya sa lahat. Actually, nakakaintindi naman ako sa iba. Tsaka, okay naman sa akin. Wala naman akong nababaksa ng subject. Pero pagdating talaga sa English, dahil isang explanation lang. Talagang, boom, pasok na kagad. Ang ganon. Yun, pumapasok na kagad sa utak ko. Hindi naman ako ganun ka-fluent. Hindi din ako ganun kagaling sa grammar. Basta gusto ko lang ng English. Bakit ba? May problema ba doon? Charot. So, yun. Fact number 12. Ito. Sana madami yung makarelate sa akin dito. I am a certified night person. As in, yung utak ko, yung katawan ko, mas gumagana siya sa gabi. So, every time na may gusto ko gawin, like schoolworks, magsulat, basta kung ano-ano lang, talagang gabi ko siya ginagawa. Dahil, feel ko mas energetic ako, tsaka mas buhay na buhay yung katawan ko sa gabi. So, fact number 13, I am mix introvert at extrovert. Yeah, mix. Kasi may time na gusto kong makihalubilo sa mga tao. Then may time na ayoko, gusto ko lang mapag-isa, nahihiya ako, ganun. As in, mix siya. Depende siguro din sa mga nakapaligid at sa mga nakakausap ko. Pero, yun. Nakikipag-interact naman ako. Fact number 13. Hindi ako outgoing na tao. Katulad nga sabi ko kanina, I'm a mix introvert at extrovert. Tsaka lang talaga ako umaalis pag gusto ko lang o kaya naman may specific na tao na nag-invite talaga sa akin. Pero most of the time, dito lang ako sa bahay, manonood ng movie, magbabasa ng libro, magsiselfon lang. Siguro nasanay na din ako dahil nung nag-pandemic, diba? Walang face-to-face classes, ganun. 1 hour later. Last fuck, but definitely in the list. I am a happy-go-living girl. Happy-go-living girl? Ano yun? So, para sa akin kasi, naniniwala ako na habang bata ka pa, mag-enjoy ka lang sa buhay mo. Huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano sa mga problemang yan. Sabay ka lang sa agos. Basta gawin mo yung mga nagpapasaya sa'yo, kung saan ka makakabuti, pati yung mga nakapaligid sa'yo, at kung ano yung gusto mo. Basta, mag-enjoy ka lang habang bata ka pa. Dahil, pagdating ng panahon, lahat naman yan, haharapin mo eh. Kahit takasan mo, o baliwalain mo, talagang
dadating at dadating yung oras na kailangan mo siyang i-face. Kaya mag-enjoy ka lang sa buhay mo. Yes. Enjoy lang, bes. Okay, so that's all for today. At sana makilala niyo ako at may mga napulot kayo na konting aral tungkol sa akin. Ano? So, yun. Sana patuloy niyo akong suportahan sa aking YouTube channel, YouTube video. Asahan niyo ang tuloy-tuloy nating mga upload. Kaya, uulitin ko, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, subscribe at pindutin mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa ating mga video. So, yun. That's all for today and thank you for watching. Good